Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ay, di ba, Jesus? Pinapaalalahanin lang kita. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa akin channel. Narito na nga mga karagdagan pa nating aabangan ngayong gabi sa Batang Quiapo. Ingit naman itong si Olga habang nagsasayang ng pera at namumudmud itong si David dito sa kanyang mga tauhan. Dahil sa kayamanan ng mga kabalyero ay dito nagsiselebrate itong si David. At dito pagkatapos kinausap siya dito ni Olga at dito na sinabi na binabalaan lamang niya itong si David na maghinay-hinay sa kanyang ikinikilos dahil once na naamoy siya dito ni Ramon na siya nga ay pike, ay mananagot ito at may paglalagyan. At hindi naman natatakot itong si David dahil hindi nang naman daw siya nag-iisa ang nanloko dito kay Ramon at kasama na nga itong si Olga. At kung mangyari man iyon na mabisto siya dito ni Ramon, sisiguraduhin daw dito ni David na hihilain daw niya pababa itong si Olga at hindi niya hahayaan na siya lamang ang mag-isa na sisingilin dito ni Ramon sa pangluloko at sa pagpapanggap bilang tanggol. Sa kabilang banda, kinausap agad dito ni Tanggol itong si Boss Divina. At dito, nakiusap kung pwedeng isama na nila sa grupo itong si Madonna. At nagtanong itong si Divina na sigurado ba daw itong si Tanggol. Mapagkatiwalaan naman daw itong si Madonna dahil sa kanilang kasama noon na nagawa nga silang iligtas. At magaling din daw ito makipaglaban. At hindi naman nag-alinlangan itong si Divina dahil naniniwala nga siya dito kay Tanggol. At labis nga itong humanga at saludo sa tatag ni Tanggol na walang kinakatakutan. Kahit nasa bingit na nga daw ito ng kamatayan ay nakaligtas at nakalusot pa itong si Tanggol. At hindi pa rin kumbinsido itong si Amanda at Primo sa ipinakita dito ni Madonna sa kanila. Baka isang araw ay bubulagain lamang sila nito at sila din ay traidorin. Subalit ipinangako ni Tanggol sa kanila na hindi nga daw ito magagawa ni Madonna dahil kilalang nga daw niya ito. Lalo pat si Madonna ang dahilan kung bakit buhay pa nga sila ngayon. At dito naman si Santino ay nagtagumpay naman na talunin itong si Tisoy at walang ang binatbat itong si Tisoy dahil hindi nga umabot sa final round. Talaga namang natuluyan ito sa sarili niyang balisong. Dahil binigyan nga sila ng balisong dahil wala nga daw matirang matibay dito sa laban. Dapat isa lamang ang manalo. At sinisigurado naman dito ni Santino na siya nga ang hihiranging kampyon. Subalit bago nga mangyari iyon, dito naman biglaan dumating ang mga pulis dahil sa hinuhuli at hinahanap nga daw nila itong si Lawrence. At nagtakbuhan naman ang mga tao na narito sa loob. At dito na hindi rin nagpapatalo itong si Edwin pati na mga batang tundo na nasagupa naman dito ni Rigor at hindi nga nila sukat ang alain na makipagsabayan pa nga ito sa kanila na makipagputukan. At hindi naman nagpapahuli itong si Santino agad ngamang tumakas subalit dahil sa sinabi ni Rigor na habulin daw ang mga tumatakbo at huwag hayaang makakalabas dahil pananagutin nga daw nila ito sa batas dahil illegal pala ang boxing na pinagdalhan dito ni Lawrence kay Santino. At dito na ipinataas naman ni Rigor itong mga kamay ni Lawrence na sumuko na daw ito dahil ito daw ang suspect sa nangyaring pamamaslang kay Coach Gary. At dito narinig mismo ni Santino na si Lawrence pala ang pumaslang kay Coach Gary at wala siyang kalamalam na inuuto lang pala siya upang labanan itong si Tisoy ay pagkapirahan. Dahil nga daw sa malaking utang dito ni Lawrence kaya niya nagawang paslangin itong si Coach Gary. Kaya yan naman ang ating pakatutukan lalo na ngayon na hindi natin sukat akalay na mabibigyan pala ng pamana itong si Tindeng dahil sa iniwan ng mga kayamanan ng mga kabalyero at dahil mayroon nga itong abogado at siya nagsasabi na may mga iniwan din palang yaman ang mga kabalyero dito nga sa kanilang katulong na si Tindeng. Yan ang ating abangan mamaya sa Batang Quiapo po.